Hello, 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 mga mare! Welcome back to my YouTube channel! Ayan! So, for today's video, magluluto tayo ng crispy chicken feet. Ayan! So, meron akong chicken feet dito. Nahugasan na yan. And, ipa-pressure cooker lang natin siya. Siyempre, maglalagay tayo ng paminta. Ayan, syempre, maglalagay tayo ng powdered seasoning para mas masarap at mas malinamnam ang ating chicken feet. Ayan. And of course, huwag natin kakalimutan maglagay ng bay leaves or dahon ng laurel para sa ganun ay mas mabango ang ating chicken feet. And of course, maglalagay din tayo ng salt. Ayan. Ayan. Siyempre, pagtapos niyan, hindi kompleto yan at hindi yan kukulo kung walang tubig. Siyempre mga mare, kailangan natin ng tubig dyan. Paano kukulo yan kung walang tubig, di ba? Ayan. Ayan, maglalagay din tayo dito ng garlic. Hindi ko na yan tinadtad mga mare para sa ganon ay mas malasa. Ayan, maglalagay din tayo ng durog na ground and black pepper. And of course, tatakpan na natin siya. Ayan, isalang na natin siya. Sa medium heat lang mga mare, para sa ganun ay hindi naman masunog, di ba? And ayan, kita niya naman. Umuusok-usok pa yan mga mare. Ayan. Ayan, after how many minutes, and ayan, luto na ang ating chicken feet, kaya naman, i-drain na natin ang tubig nito. Ayan, kumapit na yan, panigurado yung mga lasa na inilagay natin. Para sa ating breadings naman, maglalagay tayo ng flour and ground black pepper. Maglalagay tayo ng salt. Tsaka natin ito haluin. Ayan, maglagay tayo ng paunti-unting water. Para sa ganun, matansya natin kung okay na ba yung consistency nito or kailangan pa natin dagdagan. Ayan, paunti-unti lang mga mare para sa ganun ay hindi siya matubig, di ba? Ayan. Kita nyo naman, breadings pa lang masarap na, di ba? Ayan, kakatakam naman talaga. So, after nyan mga mare, isalang na natin ang ating pan, maglagay ng mantika, and hintayin kumulo. Ayan. Ayan, kapag kumulo na ito mga mare, ay isalang na natin ng paisa-isa ang ating mga chicken feet na inilubog pa sa ating breadings. Ayan, diba? Pak, ang sarap niyan mga mare at talaga namang napaka-crispy. Ayan. Lutuin lang natin ito hanggang sa mag-golden brown. Ayan. And kapag malambot na rin naman yung ating chicken feet kasi nga pressure cooker natin ito, kaya hintayin na lang natin talaga siyang mag-golden brown. And kapag nag-golden brown na, ayan, pwede na natin itong kainin. Alam niyo ba mga mare, isa to sa mga famous na nabibili sa labas. Minsan, iniihaw, pero para sa akin, mas masarap yung ganito. Kasi nga, may pagka-crispy siya, diba? Masarap siya, lalo na pag sinasawsaw sa suka. Ayan. Hintayin lang natin itong maluto mga mare. Ayan. Kita nyo naman mga mare, golden brown na nga ito. Kaya naman, binaliktad ko na ito at lutuin na natin ang kabilang side. Ayan. Kita nyo naman mga mare, crispy niyan sobra. Masarap to papakin, masarap iulam. And syempre, pang merienda or ano pa man, basta masarap siya for me. Ayan. Mas safe din magluto kapag sa bahay nyo. Gusto ko sana tanggalin yung bone
eto. Kaso mas matrabaho mga mare, kaya ganito na lang yung ginawa natin. Para may thrill kapag kumakain, di ba? Kasi kapag tinanggal natin yung bone, mabilis lang kumain. Kaya kailangan may thrill muna kumain para naman masaya, di ba? Ayan, kita nyo naman yan mga mare, di ba? Nga pala yung setting ng ating kalan ngayon is low heat lang. Para sa ganun ay hindi masunog ang ating niluluto. Ayan, hanguin na nga natin siya dahil okay na to at crispy na din siya. Ayan, i-drain lang natin yung mga excess na oil niya bago natin ito i-serve. Ayan. Kita nyo naman yan mga mare. Diba, napakasarap naman talaga. Ayan, after nga natin itong hanguin mga mare, ay syempre magsasalang ulit tayo ng panibagong batch naman. Same process lang mga mare, diba? Ilulubog lang natin to sa breadings natin ginawa kanina, tsaka natin ito pipituhin. Ayan, hintayin lang natin ito mag-golden brown, din baliktarin sa kabilang side para sa ganun ay pantay ang pagkakaluto. Ayan. Ayan, malapit na itong maluto lahat mga mare. So ayan, ito yung unang batch natin kanina na naluto. Yung isa, yung pangalawang batch is nakasalang pa lang siya mga mare. So kita nyo naman yan, diba? Itsura pa lang, crispy na agad. And of course, meron tayo ditong suka na sausawang may sibuyas at merong bawang and ground black pepper na nilagyan ng konting asukal. Para sa ganun ay manamis-namis ito. Tingnan nyo naman yan mga mare, diba? Ang sarap naman talaga. And ayan, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Gusto ko nga pala magpasalamat sa ating mga channel members sa walang sawang pagsuporta sa atin. Maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!